Binakunahan ang mga tricycle at pedicab driver, pati mga delivery rider sa isang COVID-19 vaccine express sa parking area sa loob ng Cultural Center of the Philippines Complex sa Maynila. Nasa A4 category o economic frontliners ang nabakunahan ng mga volunteers at private partners ng Office of the Vice President gamit ang vaccine allocation ng lungsod ng Maynila mula sa national government. Yung exposure ng mga drivers natin, grabe. Yung ability nila na mag-transmit ng virus sa iba, malaki dahil sa kanilang sineservisyon everyday. Tapos eto yung mga tao na mas gusto sana mas konti yung istorbo sa hanap buhay nila, na hindi na sila pupunta kung saan, maghihintay ng half day o whole day para mabakunahan. Ito talaga idea nila to na mag-create ng additional effort to help local government unit like City of Manila. And we're very grateful with all the logistics given to us by the Office of the Vice President. Pero kung tatanungin sa plano nila para sa halalan 2022, ang sagot ng tandem na Lenny at Isko, hanggang bakunahan lang muna. Maybe I'll retire, she'll retire, everybody can rest, or maybe I don't know. That is masyadong far-fetched, no? Dahil what matter most today is yung pandemic, dahil may health threat sa tao. Sa amin actually, Adrian, napakahalaga na yung nilalapitan na LGU, hindi 2022 yung tinitingnan. Kasi yung pandemic naman, walang political color ito, di ba? Kasama si Robredo at Moreno sa unang kinonsidera ng grupong isang bayan para sa isang United Opposition slate sa 2022, hanggang pinatanggal ni Moreno ang kanyang pangalan sa mga organizers. Pero ngayon pa lang, tila nahati na ang pwersa ng mga tutol sa mga polisiya ng Administrasyong Duterte. Inilunsad ng grupong Laban ng Masa ang isang online petition para makakalap ng 300,000 signatures para himuking tumakbo ang chairman ng grupo na si Walden Bello, dating Akbayan representative at isang scholar. Ayon sa Laban ng Masa, hindi sila nakonsulta ng isang bayan bilang isang grupo. Tingin ko malaking tulong itong eleksyon ito para simulan yung progresibong kandidato at ipakita na hindi exclusive sa mga elite at mga bilyonaryo yung posisyong presidente at vice president. Pero bukas kayo, sir, na makipag-alyansa sa isang bayan. Bukas kami. Sinabi naman ng isang bayan na formal sila makikipag-usap sa liderato ng Laban ng Masa dahil mahalagang magkaisa ang oposisyon. We don't mince words when we say mahalaga. Lalo na progressive forces naman yung sila, Warden, eh. And I mean, they belong to our, kumbaga, network, no? And so, definitely, the best thing that we can do is to really isolate the Duterte administration. Really isolate them. And as best as we can. Nakatakda namang makipagpulong ang Liberal Party sa ilang napipisil nilang pwede ring maging standard bearer ng oposisyon sa halalan 2022 kung sakaling hindi sasabak sa laban ang party chairperson na si Robredo. Sabi ni Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan, makikipagpulong sila kina Senador Panfilo Lacson, Nancy Binay, Joel Villanueva at Manila Mayor Isko Moreno. There are discussions, informal. May mga pinapaabot na umaaring magkaroon ng mga pag-uusap. So the Liberal Party is willing to help bring together with the leadership of our Vice President, help bring together and cobble together the broadest unity possible come 2022. Ito pong coalition talks para po sa ating partido ay hindi lang po ito isang pre-election ritual na pansamantalang alyansa ang resulta. Sa halip po, ito ay isang dynamic na proseso na tuloy-tuloy at nakabatay na rin sa shared goals and common vision. Sagot naman ni Mayor Isko, wala muna siyang iniisip na politika at masyadong maaga pa para sa anumang usapan ng koalisyon. Sa isang pahayag naman ukol sa posibleng koalisyon sa oposisyon, iginiit ni Senator Binay na may mga sugat pang dapat gamutin bago pag-usapan ang 2022. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.